For another YouTube vlog, and for today's video guys ay nakauwi muna tayo ngayon sa ating Risto Vineyard. Yan, so nandito po tayo ngayon sa ating Risto Vineyard. At mapapansin nyo po guys na wala po yung mga table and chairs po dito sa ating hallway, dahil nga po kinuha yung mga gamit at transfer doon sa lungsod, kasi meron din po kaming stall doon sa mga lights display at nagbibenta kami ng mga food. At hindi pa naman kasi kami nakapag-reopen, kaya wala muna dito yung mga gamit natin. At sa vlog na ito guys ay atin pong tatalakayin yung blooming stage ng mga ubas. So ano bang dapat gawin kapag yung mga grapes natin ay nagbunga, and then during sa pag-bloom, ano ba yung mga dapat nating iwasan gawin para tuluyang magbuo yung mga bunga ng ating ubas. Kaya ngayon, ipapakita ko po guys lahat ng mga bunga na nandito sa ating Risto Vineyard. Kaka-prune lamang po natin, at ang masasabi ko lamang po talaga guys ay sobrang dami ng mga bunga this season. At yun na nga guys, mag-start na po tayo. Pero recently guys, wala po talaga akong upload dahil medyo na busy po ako sa mga gawain ko, sa mga projects na hinahandle nandun po sa Mulave. Meron din po tayo sa Palawan, at meron din po tayo sa Butuan, kung saan recently po natin doon binisita at pinapabunga. At makikita nyo naman sa mga nakafollow sa aking Facebook page na sobrang dami ng bunga sa aking mga hinahandle na project po. Kaya guys, sa mga nais magtanim po ng ubas, ay pwede nyo pong bisitahin ang aking Facebook page, Merchandise, kung saan pwede po kayo doon mag-order sa aking Facebook page. Ang pangalan po ay Lucky Spark Vineyard. So, i-search nyo lamang po yan at mag-message po kayo doon, at meron po yung magre-reply kung ano po yung mga available na mga grape varieties na pwedeng ipaship out natin, rooted and unrooted po. So, magsisimula na po tayo guys sa ating vlog, at papakita ko na po yung mga bunga ng ating ubas. Okay guys, so ngayon, sa mga nagtatanong pala kung ilang taon na po yung grapes ko, ay 2 years old na po sila. At ito po yung ibang bunga. So hindi nga po ako nakapag-prepare sa season na ito, kasi nga busy ako sa mga project. At hindi ito masyadong naabunuhan, sakto lamang po. Pero marami pa rin mga bunga yung nagsilabasan. Dito banda, hindi kasi ito nalagyan ng mga organic, kaya less lang po yung flowers na makikita nyo po. Pero sa kabuuan, madami talaga guys yung mga bulaklak. So isa na yan, yan. So yung mother, yung punuan niya is nandun, yun, nandun. At meron din po dito, yan. So yan po yung mga bunga. So meron din po yan, bunga po yan. So meron din po dito, yan. So dito banda, sa ibang ano na to, sa ibang punuan, so oh yan, so mahaba po yan. At sa mga nagtatanong naman kung meron po tayong ina-apply na JA3, yes po, pero low dosage lamang po yung nilagay natin. So yan, so mahaba yan guys, diba yan. Okay, so yun po. At dito naman banda, marami naman. Oh, so meron din po dito, yan. Meron pa dito. Yan. So, sa puno naman nito, nagbo-bloom na po sila, yan. So ganito po yung itsura pag blooming na po yung ubas nyo. Yan. Yan. Ganito na po pag nag-bloom na po yung mga grapes natin. Yan. Yan po. Yan, so makikita nyo po may mga ano na po, maliliit na butil na mga ubas. So nagbo-bloom na po yan. Meron din po dito. Yan. So medyo malabo na siyang i-focus, guys. Yan. Ayan. Okay? So marami pa yung bunga. Yan, mga bunga yan. So mayroon din po dito. Yan, bunga rin po yan.
So, yan. Bunga pa rin po. Marami yan. Marami yan. Ayun na nga guys, nakita nyo na po yung mga bunga ng ating ubas. Kaya ngayon, babalik tayo sa ating main topic kung saan meron po nagtatanong sa atin kung paano po talaga nagpapabunga ng grapes. So, ilang beses ko na po itong ginawa ng content, pero baka hindi lamang po nakita ng iba. Kaya ngayon, uulitin ko po. So, basically po sa lahat ng mga halaman, kaya nagiging malusog po yung mga plants natin ay dahil po sa roots. Dito po sa soil. So, ibig sabihin ko po, yung sa lupa. Kapag hindi po maganda yung lupa kung saan tinanim yung mga ubas natin, ang possible na mangyayari dyan ay hindi po magiging mataba o malusog yung grapes natin. At kapag hindi naman mataba yung mga dahon or mga sanga ng ating grapes, ay mahihirapan po tayong makakapagpabunga. So, isa po yan sa mga basic principles po in grapes farming. Kaya, mapapansin nyo po sa mga grapes grower dito sa Pilipinas, ay kinukultivate nila yung soil. Ibig sabihin po, pinapalitan, nilalagyan nila ng mga vermicast, nilalagyan nila ng mga chikindang, mga tae ng kalabaw, dahil sa ganun na pamamaraan, ay magkakaroon po ng magandang nutrisyon ng ating mga halamang ubas. So, yan. So, ba't na may unggoy dito? May unggoy dito, nakapatong sa motor? Nako! Parang gubat na talaga yung ubasan ko may unggoy na. So, yun guys, yun po yung pinaka-basic principle. At isa na yun ay dapat yung location kung saan pinagtataniman yung grapes nyo ay dapat mainit at hindi masyadong maulan. So, yung hindi masyadong maulan ay magagawan na po natin yan ng remedyo dahil pwede po tayong mag-install ng greenhouse kagaya nito. At yun nga yung masasabi ko, nandito po tayo sa Southern Leyte kung saan palagi po talaga yung ulan dito. Kaya pinagawan ko po ng greenhouse para hindi po tayo affected kung sakali sa season po ng pagpapabunga natin ay tag-ulan po dito sa ating area. So, yun po ang isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin kapag nagtatanim po tayo ng ubas, guys. At after naman yan, ay yung pagpo-pruning, dapat tama din po. Iba't ibang variety po ay may mga method po kung ano yung mas prefer nila, cane pruning or spore pruning. Pwede po kayong mag-research yan, marami po yung mga details sa Google at sa YouTube na masi-search nyo po at mababasa nyo po yung mga different articles. At I'm sure matututo rin po kayo sa tamang pruning. Depende sa grapes variety na meron kayo dyan. So let's proceed guys sa next natin o pinaka main topic sa ating vlog ngayon. Kung ano po talaga yung gagawin natin kapag nag-bloom na po yung mga grapes. Una nating hindi dapat gagawin ay yung mag-spray.
kaugalian po natin dito sa Pilipinas, mayroon po tayong systemic spray. Lalo na po kapag tag-ulan, nag-spray po tayo ng fungicide, insecticide at mga foliar fertilizer. Kapag na-spray po natin yan during blooming, ang mangyayari po yan is masusunog po yung mga flowers ng grape natin yan. Kapag nag-bloom na po yan at in-sprayhan po natin, masusunog po yan guys at hindi magtutuloy. Kaya guys, inuulit ko po, kapag nagpapabunga tayo, iwasan po natin yung magpapabunga tayo sa season ng tag-ulan sa location nyo po. Lalo na kapag wala po kayong greenhouse. Dito naman sa case ko, meron po tayong greenhouse. Kaya yung isa sa mga tinitignan ko po, yung isa sa mga iniwasan ko po ay yung mag-spray during bloom po. Dahil ang resulta po niyan, kapag nag-spray po ako during blooming sa mga grapes ko, ay ang mangyayari is masusunog po yung mga bunga. So masasayang lang po yung effort nyo sa from pruning, abono, pag-cultivate ng soil, ay mawawalang ano po, yung walang rason yung paghihirap nyo po sa pag-alaga ng ubas. Kaya dapat kapag nagtatanim tayo ng ubas ay alamin po natin yung mga basic principles sa or mga rules po in farming grapes. So maraming salamat guys sa mga sumusuporta at nanonood sa aking YouTube channel. And I already know na mayroon na din pa ako maraming natulungan na mga kliyente ko po na kung saan ay nagkaroon po o na-achieve po nila yung gusto nilang ma-achieve sa kanilang mga ubas. At isa din sa mga huwag natin gawin guys during blooming. So hindi ko na po ipapakita yung mga bunga guys ha, kasi naipakita ko na po kanina. Ayun nga, ulitin ko, isa sa mga hindi din natin gawin kapag nag-bloom po yung ating grapes ay yung pagdidilig. So, yun nga. So, bakit pagdidilig? Diba need ng ubas tubig kapag bumubunga ito? Yes po, need ng grapes ng tubig. Isa yan sa mga kailangan ng grapes natin para magkaroon ng magandang bunga. Pero kung araw-arawin nyo po yung pagdidilig habang nag-bloom po yung ating grapes, lalo na po kapag maramihan, ang mangyayari niyan is malalanta din po yung mga bunga o malalagas. So, bakit ko po yan nasabi? So, meron din po isang pinaka-sikat na vlogger din po niyan before noong mga year 2018 at hindi ako masyadong naniniwala sa sinasabi niya until nangyari po sa grapes ko po. Yung ginawa ko, dinidiligan ko siya. Maraming bulaklak. So, ang ginawa ko is diniligan everyday. At nagulat na lang ako nung kinabukasan na nahulog yung mga bulaklak. Kaya, nag-research din ako. At yun nga, nabasa ko sa isang article po na iniiwasan po yung pagdidilig ng ating grapes kapag blooming stage po yung mga bunga. So, di ba, maraming tulong yung pagsasaliksik po. At ayun nga guys, naging successful po yung season na ito dahil nalaman ko na po yung mga do's and don'ts po. At isa na rin po sa bawal ay yung, sorry po guys dahil palagi pa akong nagpupo. So pasensya na sa aking mga viewers. Ayun lang po talaga, nasanayan ko lang na magpo. So, okay. At isa naman sa ating dapat pagtuunan pansin ay yung pag-aabono. So ipagpaliban po natin yung pag-aabono ng ating mga ubas kapag nasa blooming stage po sila. Huwag tayong mag-abono sa ating mga grapes kapag nasa blooming na po. Yan. So makikita na po. Nakikita nyo yan. So blooming stage po yan. So naglalabasan yung mga parts ng flowers. Yan. At yan po yung iniwasan natin na malaglag sila. Dahil sayang po talaga yung effort kapag nahulog po or hindi magbuo or hindi magtuloy yung mga grapes natin. So ulitin ko po guys, kapag nasa blooming stage po yung mga grapes natin, bawal po tayong mag-abono. At yung pagdidilig dapat po ay sakto lamang at bawal tayong mag-spray at bawal basain yung mga bunga o bulaklak ng ating ubas. At dapat i-timing po yung pagpapabunga natin sa season ng tag-init kung walang greenhouse. Dahil po,
masasayang lamang yung mga bunga dahil kapag maulanan ay masusunog ito unless kung mayroon kayong greenhouse or pang protect or pang cover ng mga bulaklak. So I guess yun lamang po sa vlog na ito, guys, and I hope parami kayong natutunan sa video na ito. At sa mga nais mag-order, guys, message lamang po kayo sa aming Facebook page na Lucky Spark Vineyard. And magbabalik na po ako sa pagba-vlog, guys, at marami po tayong content na dapat aabangan. At meron po tayong mga raffle dito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So maraming salamat, guys, sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel, sa panonood ng aking videos, sa mga customer ko, sa mga kliyente ko po na patuloy na naniniwala sa aking kakayanan na bigyan ng magandang bunga yung kanilang mga grapes farm. Ako po si Lucky Jill Saturinas, aka Lucky Spark. I am a self-made vineyard consultant po. Ako po siguro yung pinakabata na vineyard consultant dito sa Pilipinas, at nag-take po ako ng risk dahil po maraming nag-offer talaga sa akin na maging vineyard consultant. At yun na nga, nag-inquire ako sa mga agriculturist, guys, at nag-go naman sila sa akin na i-take ko po yung opportunity. Dahil nga, dito sa Pilipinas, wala naman talagang course dito sa viticulture. So, ang nangyari sa akin ay nag-research po ako as a experience at sa mga tulong na din po ng mga expert na agriculturist na tinulungan nila ako sa basic principle ng pagtatanim or sa mga plants. So, sa pag-abono, sa pag-spray, sa mga pag-handle po ng mga insect and fungi. So, malaking tulong po yan sila. Kaya, nagpapasalamat po ako dahil hindi po nila ako binabayaan. So, from the start, ay inalalayan nila ako. Kaya, kung ano man yung mga naipundar ko dahil dito sa aking bagong trabaho at dahil sa aking negosyo na Risto Vineyard, ay nagpapasalamat po ako sa inyong suporta, guys. And Merry Christmas sa lahat po. Ako po si Lucky Spark, and see you soon on my next vlog.